Hello guys! Ay, ginoo, ay talaga, ang busy-busy kahit nasa bahay lang ang inyong lola mo, Rebel, siya yung taga-Kanao at yung lunch niya ay nalilate. Guys, hindi na tayo magpili kung ano yung pagkain na sa bahay ngayon. Kainin na natin basta healthy or ano. Ito yung pagkain ko, mukbang with mostaza, sapsap na bulad sa Bisaya, ito ay sapsap, tsaka itlog sa Japan, Singapore, at itlog sa Korea. Ito yung mustasa, ha? Magkakamay ako ngayon, mga kamodrabels, kain natin. Ako, i-compare yung itlog sa Singapore tsaka sa Korea, kasi parang mabigat yung Singapore kaysa ano. Sige, kain na tayo guys. Kaya hindi na tayo mag-arte-arte. Huwag na mag-arte-arte kung ano yung pagkain na sa bahay. Kain na na guys! Sabi pinagputian. Ako ang suga. Ay! Na! Kaya po ito suga ka makaputi. Hindi na kayo makakilala sa akin. No? Akala niyo maganda ako at makinis. Yung palay. Organic. Organic na Filipina ang taga-Bohol. Bisaya. Ito nga, ang mustasa, mga indar. Ito una ko ng Korea nga. Itlogay ka sa apa ko ng kakao. Mura di po siya organic. Kit-kit siya balalag. Sa itlog. Itlog ni manok, ha? Hindi natin makit kita ng lang itlog. Itlog manok, ha? Mustasa, guys. Uy, unya, mag-live. Day ko sa ako ang Facebook. Gutom na dyan ninyo ang lola. Dahil yung asikaso. Nahagdan ko suka nga. Kulang ko ang ito. Apple cider may mong gamit dere. Hindi ang palit pa ko niya. Namit di ay. Itlog sa Korea. Karoon pa ako ka. So, ay. Ngayon ko parang na-try yung itlog ng Korea. Kasi lagi kong binibili yung organic. Organic kasi halos mga gamit nila dito. Ako, food allowance. Kaya iba yung pagkain ko. Kasi dito, wala sila, hindi sila kumakain ng rice. Ay, yung rice ko, technicolor to. May pula, may puti. Ay, sa pula, ay sa puti. Lalo na pag na
ulaman ito ng manok na pula na Bisaya, yung native. Ay, sarap na. Ito ang buhay ng mga katulong, guys, mga OFW. Ang lula nyo ay katulong. Ito sa Hong Kong. Minsan, matagal yung kakain namin, minsan din nasa oras. Pero, karamihan talaga hindi matama sa oras. Hindi pareha dyan sa Pinas na kailangan hanggang alas 12, yun yung lunch natin. Kung lalagpas doon, parang late na sa isip natin. Dito, walang oras. Kailan ka magiging free doon, kakain ka. Ako, pwede ako magluto dito. Pero ako yung bibili ng kakain ko. Yung Singapore na naman tayo, Singapore. Galing na tayong Korea, Singapore noon. Tapos, ano, yung ibang katulong dito, hindi makakain ng tulad ng kinain ko na may ulam akong tuyo, itlog, mayroong gulay. Yung iba dito, karamihan noodles. Noodles talaga karamihan. Lilipad na lang yung kaspa natin dahil sa noodles. Noodles lagi. Makakain mo ng kanin at saka gulay at saka yung steam fish or ano pa. Kung ando na yung amo nila. Kunyari, dinner, gano'n. Pero pag wala sa bahay, ay iwanan sa'yo sa amo mo. Noodles. Totoo yan. Kahit interview ako ng ano, next time mag-interview ako ng mga kasamahan dito na pareho sa akin. May iba yung boss nila. Ako, Amerikano yung boss ko. Talagang malalaman nyo. Ang buhay talaga dito. Swertihan lang. Halos lahat nakaranas ng kahirapan dito. Ako, una, 4 na buwan lang ako sa amo ko. Malas ako, maghanap. Maghanap. 10 years na ako dito, pero pang-apat ko na naamo to. Thank ako sa God dahil gift niya to sa akin na amo. Tinais ko yung kontrata ko sa amo ko ng 2 taon kasi sa isip ko talagang kailangan ko lang tapusin yung kontrata na yun. 3 beses ako nagbigay ng sulat para itigil ko na yung kontrata ko kasi doon ako na hospital dahil matulog ako 1:00, magising na 4:00 or 5:00. Pag hindi ka gigising, kakatukin ka na. Kaya na hospital ako, hindi na ako pinauwi ng doktor nung napatikap ako kasi takot na sila baka daw mapass out ako sa daan dahil napakababa yung hemoglobin ko. Kaya tinawagan na lang yung boss namin na boss ko na admitted na ako for 1 day. Nilagyan ako, nagdagan ako ng dugo. So, may dugo na akong insect. 1 bag. Tapos, yun. Grabe talaga ang karanasan na yun. Kaya, sabi nila kung magtiis ka, yung tiniis mo daw na yun, may sukli yun na maganda. Kaya ito. Nakita ko yung amo ko to. Ito pangatlong ano ko na to, kontrata dito. 10 years na Hong Kong. Tapos, yun ang bait ng amo ko dito. Lahat ng mga schedule ko sa check-up kasi nga pinapalo up yung
check-up ko dahil sa low hemoglobin ko. Minamonitor ako. Kasawa ng Panginoon ay normal naman ako. Thank you, Lord. Kaya, hirap talaga ang buhay ng mga OFW. Kaya, tayong mga pamilya na sa Pinas, alalahanin nyo rin. Marami yung pira na pinadala. Kaya na marunong tayong mag-budget. Kasi isang beses lang kami magsahod sa isang buwan. Maliban lang kung may diskarte ka dito na. Katulad ko. Meron akong kaunting tinitinda. Bag. Patos din yan. Ngayon, mahina. Alam na natin lahat. Hindi na dapat explain. Saka kwento-kwento na, uubos ko na rin. Ha? Hindi na lang. Hindi ko na lang yata maubos to. Mahirap din pag masobrahan ng maalat. Ang almusal ko kasi kanina, makikita niyo sa una kong video, steak sa amo ko. Ang sarap. Ang amo ko dito health conscious, talagang nalagaan nila yung health niya. Ang diet nila is paleo. Paleo diet. Kaya walang rice, walang mga inuminyo sa sugar. Pili yung pagkain nila. Organic, pati meat. Kaya matagal ako magutom pag ang almusal ko ay fruit juice, yung fresh. Tapos lagyan ko ng walnut powder at saka ano, black sesame. Yung linya. Minsan carrot juice, apple juice, and celery, tubo. Alam niyo yung tubo? Sugar cane. May juicer kasi kami. Kita niyo ba wala akong tubig? Ganyan lang ako kumain. Mamaya pa ako magtubig, maya-maya. Inyong. Ito, supposed to be hindi ko dadalhin dito, pero explain ko lang sa inyo ng kaunti. Itong prutas, karamihan sa atin, sa lalo na sa probinsya namin, nagkikita ko talaga at na-experience ko talaga na pagkatapos ng kumain ng kanin, kain agad ng appetizer, saging, or ano yung nandoon sa misa natin. Pero ang ano pala, ang wasto at tama pala ay kakain ka ng prutas 1 hour before or 1 hour after. Anong ibig sabihin? 1 hour before, pwede kang kakain ng prutas. Before ka mag kakain ng meals mo, kunyari lunch or dinner. Yung heavy meals. Kainin mo ito 1 hour before ka mag-lunch, katulad ko ngayon. Pero hindi ko siya nakain. Or, kasi kumain na ako ng heavy na pagkain,
mamaya ako na to kainin. After 1 hour na kumain ako dito. Alam niyo kung bakit? Kasi yung prutas, ang bilis niya mag-digest. So, kung nasa ibabaw siya ng heavy meals natin, sisirain na yung kinain natin ngayon. Katulad ko, kumain ako. Kasi andoon pa yun eh. Hindi pa siya na-digest. Ito, mabilis mag-digest. So, ma-melt siya una. So, maratin yung kinakain na to na heavy meal. Kaya, kung mauna siya, ma-melt na siya, tapos maibabaw yung meals natin, so steady yung meals natin doon, dahan-dahan siya mag-digest kaysa dito. Tapos na ito eh, pag una mo siyang kainin. So, yan yung maibahagi kay sa inyo na tips na nalalaman ko. Kasi yung boss ko, yung pa is doktor, doktora. So, hindi siya madamot. Kaya ngayon, mayroon na akong, dati wala, kasi hindi ko rin alam, akala ko yung mga kinakain natin lahat, yun na yun. Pero dito ako nagiging natututo na payat yung amo kong babae, senior siya. Pero healthy siya kasi yung mga kinakain niya, healthy. Yung kamote, pag tayo kumain ng kamote dyan, sa Pilipinas lalo, ma-feel natin at isipin natin mahirap tayo. Hindi. Dito, kamote. Kainin ng amo ko, yun lang. Lagyan niya ng ghee. Alam niyo yung ghee, yung parang butter, yun yung ginagamit na pangluto sa mga Indian. Ghee. Lagyan niya yan, kainin yung parang mantika sa atin na ano, yung hindi milk, hindi masyado milk. Tapos yung gabi. Ay, lagi ako mag-boil niyan, kainin niya. Tapos saging, mga ganyan. Akala natin, mahirap tayo kung yan ang ginakain natin. Hindi. Ngayon lang ako nakarealize na ay, di pala. Healthy yan. Hindi ibig sabihin na kinakain mo lagi baboy, karing baka, karing manok, mga ganyan. Hindi yan balance eh na pagkain. Mayroon din. Mayroon meat na mayroon siyang yung hindi masyadong malaki, may size siya na kainin, tapos mayroong avocado, yun yung isi-serve ko sa kanila. Yung rice nila dito, yung cauliflower, mag-video ako paano ko gagawin yun. Ako ang gumawa. Cauliflower rice. Para talagang rice, as in rice talaga pag kinain mo. Marami ako natutunan dito. Kaya, parang match din kami ng boss ko. Kasi alam ko yung diet nila, alam ko kung paano i-process yung pagkain nila. Kaya siguro nagkaintindihan kami dito. Mabait sila. Mabait. Kaya yun na guys, yun na yung share ko sa inyo. Sana may natutunan kayo. Siguro mayroon ng ibang alam. O sa mga disclaimer naman dyan, okay lang kung anong gagawin nyo. Wala namang magpigil sa inyo. Sarili, life nyo yan eh. Life natin. Ang akin lang kasi nakuha ko to dahil sa share ng boss ko. Kaya share ko lang din kasi sabi naman kung ano yung natutunan mo na maganda sa isip mo na ma-share mo sa iba. Kaya nagsishare din ako. Wala namang masama kung sundin or hindi. Okay lang naman. No problem. I'm very friendly. I'm very approachable. Anong sasabihin niyo sa akin? Happy pa rin ako. Live life in a happy smile. Kahit ano lang. Basta buhay tayo and we're thanks to God. And keep safe everybody. And God bless us all. Shout out sa mga familia ko, mga kaibigan ko lahat. Sana wag kayong magsawa na magpindot ng like sa video ko sa YouTube. At saka yung pag-subscribe. Yun ang tulong na hihingiin ko sa inyo. Kahit ilan lang namang ilang minuto lang naman yun, diba ate? Manood kayo sa video ko una. Yung maiksing video, pwede lang yun. Panoorin nyo una yung maiksi. Tapos, pagkatapos nung napanood nyo, mag-like kayo. Pagkatapos, subscribe. Panoorin una. Kasi pag hindi kayo nanood, tapos nag-subscribe lang kayo, hindi yun makwinta. Walang kwinta. Hindi yun tatanggapin. Kaya, kung bago ko lang kayo, bago lang kayo nanood sa video ko, piliin nyo yung maiksi. Yun ang panoorin nyo kung wala pa kayong mansak ng oras. Tapos pagkatapos yung panoorin, may ano yata ako dito, may 2 minutes
or 3 minutes video. Yan ang panoorin nyo. Pagkatapos manood, pindutin ang like. Tapos isunod yung subscribe. Yan lang. So, God bless you all. Salamat sa magpindot. Salamat sa manood. Tapos kung gusto nyo makatulong, panoorin nyo yung playlist ko, ha? Kung may time kayo, yung playlist ko nandoon sa video. Tapos playlist, may playlist. Tingnan nyo, marami akong videos doon na mga, mayroong mga tips, mga tutorial, mga ano dyan. Tapos yung mga exercise at saka yung daily routine ko. So, thank you guys. Love you. God bless. Ayaw mo di kayo magsawang manood.